Samantala, sa San Pablo, Laguna naman, biktima rin ng hazing ang isang criminology student na sumailalim sa initiation rites ng isang fraternity. Nangako naman ang eskwalahan ng biktima na makikipagtulungan sa investigasyon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa kanyang mga ungol ramdam ang matinding sakit na ininda ng 18-anyos na si Jonathan Concordia, first-year criminology student sa Laguna State Polytechnic University sa San Pablo City. Halos magkulay-talong na ang mga hita, binti at puwet ng biktima. May mga paso rin ng kandila sa kanyang likuran nang sumailalim sa initiation rites ng sinalihang fraternity nitong nakaraang linggo. Nitong Lunes, isinugod siya sa ospital matapos mawala ng malay habang nasa fitness gym ng eskwelahan. Sobrang lakas pa nagwawala kahit mga lalaki yung tulong-tulong na nakahawak sa kanya. Bakit daw ba nagwawala? Bakit daw? Dahil po ba sa... Ang sabi po ng doktor ay dahil yun sa epekto rin nung dugo sa utak. Hindi daw po niya alam ang kanyang ginagawa. Sa initial findings ng ospital, dumana si Jonathan ng cerebrovascular accident o stroke at internal hemorrhage. Sa biktima na po mismo nang galing na nag-undergo nga po siya nung nasabing initiation rites. Lalabang kami kung pwedeng hindi. Kung kailangan may makulong, mangulong. Hindi na yan makatao. Kulang na lang man, pinatay nila eh. Kinumpirma naman ng Tao Gamma Phi na sumalang sa final initiation si Jonathan noong September 15, kusang loob daw itong sumali. Obligado rin daw na magpa-medical exam lahat bago sumalang sa initiation. Nakapasa na, tapos na siya. Nakalipas na ang ilang mga araw. Tapos parang nagkaroon siya ng strenuous activity, parang nag-gym kung ano man, ay na kinadulot. Siyempre, dadalhin ka sa ospital, makikita mo, may mga pasa. Ay di, ito'y gawa ng hazing, kaya ito ay nag-collapse. Regardless kasi, kung kusang loob siya na sumali or pinilit or talagang gustong-gusto niya, ang pinag-uusapan doon, yung ginawa nila sa bata na halos pinatay na puti, nadalala ang talaga namin at naka-action kami. Kakasuhan ng pulisya ang mga sangkot sa hazing pero tumanggi muna silang pangalanan ang mga ito. Nangako naman daw ang pamunuan ng LSPO na makikipagtulungan sa investigasyon. Mav Gonzalez, GMA News.